walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So guys, gagamit tayo ng liempo ng baboy. Meron tayong red and green bell pepper, garlic o bawang, tomato o kamatis, onion o sibuyas, carrot, patis, pamintang durog, tomato sauce, at gagamit tayo ng liver spread. At syempre, ang partner natin sa pagluluto ang Knorr Pork Broth Cubes. So guys, magpainit tayo ng cooking pot. At pag mainit na, lagyan natin ng mantika. Yung mantika natin ay nag-ice siya, nag-frozen. So yun guys, lagyan natin ng mantika. At pag mainit na yung ating mantika, ipang-fry naman natin yung ating patatas at ang ating carrot. Ipang-fry po natin. Sabay na po natin yung ating carrot sa pag-pan-fry. So, sabay na po natin. Isa po ang kaldereta sa masarap na putahe during mga okasyon, handaan, binyagan, pagsalan, pagpulo, pangmasibuena, o hindi lalo ngayon nalalapit na bagong taon. So, I'm not perfect naman guys sa pagluluto, pero sabi nga, pag nagluto tayo, samahan natin ang puso, sigurado masarap ang ating luto. Matanda natin yan guys, na sabi nga eh, para doon natin makuha ang pagmamahal ng ating asawa o ang ating love you, kailangan marunong tayong magluto. Kasi sabi nga eh, mamahalin mo ng lalaki ang babae, masarap magluto. Dahil alam niya na napapasaya ang biyanan, ang manukan, ang hipag, ang bayaw, at mga sakop ng pamilya. Siyempre, pupuri tayo ng ating biyanan. Pupurin tayo ng ating mga hipag at ating mga bayaw. Pag ang kanilang girlfriend at o asawa ay mahusay ng luto. Pagkain natin ito guys, sa mapapay dahil isi-set aside natin. So ayan guys, medyo okay na, isi-set aside na natin siya. So ayan guys, sa ating pinakuhaan ng ating pinirito na carrot at patatas, pwede natin ilagay yung ating sibuyas. So, lagay lang natin guys sa mabunda para hindi po siya masundol. So, lagay po natin ang sibuyas. Sibuyas pa lang, mabango na. Then, pwede na natin ilagay yung ating garlic. So, lagay natin yung ating garlic. Next, pwede po tayong gumamit ng kahit anong sibuyas. Pwede tayong gumamit ng puting sibuyas. So, ako gumamit po ako ng pulang sibuyas. Then, ilagay na po natin yung ating kamatis. Ilalagay na po natin yung ating kamatis. Alam niyo ba guys, na tumagal ako sa palengke? Dahil sa totoo lang, maniwala kayo. Mas mahal ang rekado kaysa sa lalagyan natin ng ricotta. Mas mahal yung mga gagamitin natin gulay, mga kamatis, sibuyas. Mas mahal pa sa presyo ng baboy, ng manok. At ang baboy po, isang peraso ng pork chop, you don't believe, 50 pesos po ang isa. 50 pesos.
Grabe po kamahal. So, kung yung tatlong tao kakain ng pork chop, tatlong peraso kayo, 150 na kagad. Sabi ko nga dun sa tendero, hindi na ako mag-aasawa kasi mahal lahat ng Ricardo. Matawa yung tendero. So, ayan guys, so okay na siya. Ilagay na natin yung ating pork liempo. So, ilagay po natin yung ating pork liempo. Hugasan lang natin mabuti yung ating baboy pag tayo ay magluluto. Ayan, para iwas sakit. So, ayan guys. So, ayan guys. Ihalo na natin yung ating patis at yung ating black pepper. Then, haluin natin. Then, pwede na natin siya dagdan ng tubig at hayaan natin kumulo ng 45 o 1 hours hanggang ang lumambot po yung ating baboy. So, lagyan natin guys ng tubig. Lagyan natin ng 2 cups of water. Then, takpan po natin. Hayaan natin siyang kumulo. So, guys, check na natin. So, ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung ating pork cubes. So, ilagay na natin, guys, yung ating pork cubes. At haluin natin hanggang matunaw yung cubes. Ayan. Then, pwede na natin, guys, ilagay yung ating liver spread. Ilagay na po natin yung ating liver spread. Ayan guys. So, masarap talaga itong atay ng baboy. Yan, kaso lang nasa lata. Ito po talagang hinahalo paggawa ng kaldereta. Then, haluin natin guys yung ating liver spread na mahalo doon sa ating karne. So, hayaan natin siya. Then, takpan lang natin, guys, uli. Hanggang tuluyan na lumambot yung ating baboy at saka natin ilagay yung iba pang Ricardo. So, yun, guys. Takpan ulit natin for 30 minutes. So, guys, after 30 minutes, ayan na. Pwede na natin ilagay yung ating tomato sauce. So, ilagay na po natin yung ating tomato sauce. Del Monte. Filipino style tomato sauce. Kahit ano pong tomato sauce, pwede niyo pong ilagay. So, then haluin lang natin. So, haluin natin, guys. So, ilagay natin, guys, yung ating ready mix na caldereta na sauce. So, bukod sa tomato sauce na ligay ko, nilagyan ko rin ito. Para lalo siyang saucy. Then, i-mix lang natin, guys. So, i-mix lang natin siya. So, nakita nyo na yung kulay. Napakasarap. So, ayun, guys. Masarap ang kulay. Then, pwede na natin, guys, ilagay yung ating red and green bell pepper. So, ayan. Ilagay na natin siya. Then, takpan natin uli. Then, takpan po natin uli. Then, guys, check ulit natin. So, ayan na. Malapot na. So, lagyan natin ng asin. So, lagyan natin ng 1/2 teaspoon of salt. So, huwag po natin biglain ng asin. Baka po medyo siya umalat. Then, nalagyan na natin siya ng patis. So, nakita nyo guys, malapot na. Masarap na. Amoy mo na yung sauce, yung liver spread. So, tikman natin guys. Samahan nyo ako sa aking pagtikim. So, tikman natin. Sarap. Guys, ang sarap. Perfect.
So guys, pwede na natin ilagay yung ating carrot saka potato na ating fry. So ihalo lang natin. So ayan guys. Then haluin natin. Pwede na natin siya serve. So isi-serve na natin guys. Pabusugin natin ang pagmamahal ng ating buong pamilya maging sa pagkain. So lulutuan natin sila ng masarap. So ayan na guys, ang ating kalderetang baboy. Kain na tayo, mainit-init pa. So nawa ay nakapagbahagi ako sa inyo na isa na namang simpleng recipe, ang recipe ng mga ideyang ina na si RG Cooking Ideas. So kain na guys!